Naloloko. Ay! Eh, anak. Eh, salamat ha. Dumalaw ka kasi pwede mo ba akong sama magpa-check up? Eh, kasi wala na akong maintenance. Ayan, no? Naitigilan niyo nga ako. Pumunta ako dito dahil nakarating sa akin yung balita, yung mga pagdadrama nyo sa kapitbahay. Ano pa naman yan? Ano lang iisipin sa amin ng mga kapitbahay, lalo na sa aming magkapatid? Pwede bang pahiramin mo lang ako ng pera? Sige na anak, babiyaran ko din naman agad eh. Kung makahingi naman kayo para kayo may pinatabing pera. Nangihiram ako. Hindi ako nangihingi. Kung makapagsalita kayo, parang hindi nanay ang kausap ninyo. Pwede ba? Hinaan niyo ang boses niyo. Naririnig tayo ng kapitbahay. Bakit? Kasalanan ba namin maging mahirap? Anong gagawin ko kung ang trabaho ko eh taga-kutkut lang ng kuko? Tapos itong asawa ko eh driver lang. Anong maibibigay namin sa inyo? Aray! Nasasaktan na ko ah! Ayan! Ayan! Nagdadrama na naman kayo. Bakit ganyan kayo? Kung makapagsalita kayo, parang hindi niyo na ako inaa. Porke ba mahina na ako? Ganyan na ang trato niyo sa akin? Wala na kayong galam. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyo, tiniis ko lahat, Melinda. Nagtiis ako, pinag-aral kita. Pero anong ginawa mo? Nag-asawa ka agad, iniwan mo kami. At manunumbat pa kayo! Eh, obligasyon nyo na pag-aralin nyo kami. Eh, ikaw! Sana hindi ka pabigat ngayon! Wala ka na talagang galang! Ay! Ikaw wala kang awa, bakit mo ginaganyan ang sarili mong ina? Bakit ka nakikialam dito? Ay, bakit hindi ako makikialam? Eh, parang wala naman kayong balak tulungan yung nanay ninyo. Oh, kawawa ka naman. Siguro nagpapauto ka dito sa nanay ko. Ay, hindi ko kailangan magpauto dahil alam ko kung sino sa inyo ang mga walang ya. Ah, walang ya pala, ano? Dali natin sa ospital si Nanay Lupe! Hindi nyo ginawa nyo sa ina ninyo! Mga walang hiya kayo! Anak, ito suklin nyo, ha? Hinga na, ate. Sakit. Mga anak, anong ginagawa nyo rito? Tonyo, ano nangyari sa'yo? Ha? Kayo tong di umuwi ngayon, magtatanong-tanong kayo. Totoo nga ang balita. Lalo niyo pang nanalo sa loto. May bahay, may pera, may pangkabuhayan showcase. At alam ko na kung magkano na kumong pera. Ambunan niyo naman kami. Hoy! Anong ginagawa niyan dito? Huwag mong sabihin dito yan nakikitira. Tinutulungan ko lang si Nanay Lupi na dapat kayo ang gumagawa. Sandra, ako na bahala sa mga anak ko. Wow! Ang gara na iya. Pwede ba ang dito na lang ako tumira? Parang sarap matulog dito, Nay. Pero, Nay, kung ayaw nyo naman, o ayos lang din. Manghihiram sana kami ng pera. Pwede sana. Yun na lang. Pera? Talaga bang wala nang mahalaga sa inyo kundi pera? Hindi ko man inuobliga sa inyo na bayaran niyo yung gastos ko sa ospital o kaya bigyan niyo ako ng pambili ng gamot. Ang hinihiling ko lang ay makasama kayo, makita kayo mga anak ko habang ako'y naghihirap. Pero hindi kayo dumating eh, hindi kayo nagpunta, wala kayo, wala! Sus! Nay! Makakarindi! May na naman kayo sa kadramahan ninyo eh. Ito na nga po, nandito na kami. Ang gusto ninyo? Pwede ba? Gusto ko na magpahinga. Sumasama ang pakiramdam ko. Kung pwede lang, umalis na kayo. Pakiusap lang.
sabayan natin. Ano naman kailangan ko ng pera eh. Hindi pwedeng umalis tayo na hindi na ako yung parte natin. Hindi. Hindi talaga ako papayag. Kailangan ko din ng pera. Pabalik tayo dito.